Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So welcome back to our 365 Daily Devotions. So today is August 25 and today is Sunday. So since today is Sunday, this will be our 7th and last installment for our current series, which is Loving God is Hating Sin. So our topic for today is God hates sin and He demands justice. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Isaiah chapter 53 verses 4 to 6. So, simulan natin in English version. So, in New International Version, surely He took up our pain and bore our sufferings, yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities, and the punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. So, hindi na natin mabasa. So, proceed tayo dito sa Filipino translation. Tunay na Kanyang pinasa ng ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Ngayon may ating itinuring Siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay tayo'y gumaling. So, itong verse na to, itong buong chapter ng Isaiah 53, this is said to be a prophecy na 700 years before pa ipanganak si Jesus Christ, tsaka ito na isulat. So parang sinasabi rito yung magiging kapalaran ni Jesus Christ, diba? So this was written 700 years before He was born, kaya nga prophecy na katalaga kung ano ba yung dapat mangyari, diba? And nakalagay nga dyan na hinampas Siya, sinaktan, pinahirapan, binugbog, pinataw yung parusa na nakuha Niya, or ayun nga, ipinataw sa Kanya dahil sa mga kasalanan natin, sa shortcomings natin, transgressions, sa iniquities, di ba? So parang sa palawak pa, itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. Number one, God hates sin and He demands justice. So ang ating Lord God, di ba, kaya nga sinasabihan tayo lagi ng mga ano natin nakakatanda sa atin na dapat maging malinis tayo or dapat umiwas tayo sa mga kasalanan, kasi si Lord God nga, He hates sin. So, when the time comes that we are to face sin, dapat malinis tayo. Wala tayong bahid ng kahit anong dumi or kasalanan, kasi nga, He hates sin. And for every sin, He demands justice. So, lahat ng sin na mayroon dito sa mundo or nakikita natin, lahat yan may proper consequence, diba? And kagaya nga ng nabanggit dito sa verse, diba, yung mga kasalanan natin, nagawa na or magagawa pa lang, lahat yun binayaran na ni Jesus Christ, diba? And that is the justice na tinutukoy dito. So, lahat ng kasalanan natin may kabayaran, diba? So, hindi lang pala sa court natin maririnig yung salitang justice, diba? But with our everyday life. So, number two, God condemned sin in the body of Christ. So, kung naaalala natin, and dapat naman talagang maalala, Jesus Christ, diba? Siya ay ipinako sa cross for us. Sinagot niya, tinubos na yung mga kasalanan natin. And that is how God condemned the sin of the people, of His people, diba? Through the body of Jesus Christ. Kaya nga sabi dyan, He was pierced, He was crushed, and kung ano-ano pa, diba? So, yung si Jesus Christ and yung katawan niya, yung nagbayad para sa mga kasalanan natin. And number three, God crushed the Son to save the children. So, even I cannot imagine how selfless God is, kasi anak, kaisa-isang anak niya, di ba? Inialay niya para lang masave tayo
sa mga kasalanan natin. So, kung ako, kung sakali na maging parent na ako and parang papipiliin ako kung ililigtas ko ba yung maraming taong makasalanan or iaalay ko ba yung anak ko para makasilip ng maraming taong makasalanan. Kasi ganun tayo eh. Makasalanan tayo and super dami natin, syempre. So, hindi, feel ko hindi ko kaya. And ngayon pa lang, masasabi ko na hindi ko siya magagawa. Kasi, hindi ako si God, di ba? And no one can be team, no one can maging equal sa kanya na ganun ka selfless, di ba? So, siya lang ang may kayang gumawa nun. So, again, God crushed the son to save the children. So, ngayon naman, is proceed tayo sa ating application. The heart of the gospel. Number one, believe that Jesus bore our sins and was punished on our behalf. Number two, believe that Jesus canceled our debt and all our pending cases. Number three, believe that Jesus died and lives again to give us new life. So for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify the reason as to why is it important to know the heart of the gospel message. So ayun na mapa for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So may God bless us all.